first time kong karanasan mga catheter. Akata, tinawanan at inaw na iyakin ang mga battle rapper sa TikTok. Lalo na si Pio Balbuena, may payo sa mga taong may pinagdadaanan. Kamakailan lang nang ibahagi ng sikat na rapper at influencer na si Pio Balbuena ang pagkakaospital nito. Sa isang video ni Pio, emosyonal siyang nagkwento ng kanyang karanasan nang ma-confine siya at kinailangang sumailalim sa isang surgery. Dagdag pa ni Pio, dito niya na-experience na gumamit ng diaper at malagyan ng catheter. Nakakaiyak yun eh, kasi first time kong naranasan ng catheter. Yung pag-iihiko, lumalabas ako, so na-experience na natin yun. Pero lahat naman pala alam ko. And first time ko rin pumuko sa diaper, so alam ko rin mayroon dami pang hihirapan. Ayon sa espesyalista na nag-asikaso kay Pio, nagkaroon daw ang vlogger ng AVM o arteriovenous malformation o pagbubuhol-buhol ng daanan ng dugo. Ayon mismo sa kanya, ang naapektuhang ugat ay nasa bandang hita papunta sa itaas na bahagi ng bitin ni Pio. Meron akong ano yan, Dok? Sakit yung AV malformation. Arteriovenous malformation. Sa daanan ng dugo yun, nagkakabuhol-buhol sila. Dahil sa naranasan, nag-iwan naman ng paalala ang influencer sa kanyang mga tagahanga na unahin palagi ang kalusugan dahil ito raw ang pinakamahalaga sa lahat. Mahalin ang mga mahal sa buhay habang may pagkakataon at magtiwala lang na malalampasan din ng mga ito anuman ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Samantala, sa isang live interview naman ng Rakista Radio kay Akata, inusisa ng host ang opinion ng battle rapper sa naging reaksyon ng mga fans ng Flip Top sa nangyaring pagkatalo niya sa laban niya kontra kay Poison 13. Kahit nanalo ang kalaban ni Akata, ay hindi naman sumasang-ayon ang mga fans sa naging resulta dahil ayon sa kanila ay si Akata raw ang dapat na nanalo. Sa dami raw kasi ng mga comment na nagsasabing pinagkaisahan lang daw si Akata ng mga hurado at napag-initan lang. Nakakatawa raw ang nangyari ayon kay Akata dahil ipinakita lang daw ng mga rapper doon kung gaano kaiyakin ang mga ito. Pinasar lang daw ng kaunti ang mga ito ay nagsiiyakan na raw. Sa laban niyo ni Poison 13, si Poison 13 yung nanalo, di ba? Pero ang sinisigaw na tao sa comment section, ikaw. Nakakatawa yung nangyari na yun. Kasi nakita mo talaga gaano kaiyakin yung mga rapper eh. Emotional damage! Wala rin naman talaga ako makialam sa panalo eh. Gusto ko lang bayaran akong tama. Kung sakali man daw na alokin ulit siya ni Anigma, wala raw problema dahil ang tanong lang naman daw niya rito ay kung magkano. Sa mga nag-aasam naman ng Akata versus Anigma, mukhang malabo raw itong maikasa. May prinsipyo raw kasi si Arik at hindi raw hahayaan ni Arik na madungisan lang ito. Kwento pa ni Akata, malaki raw ang naging utang niya kay Anigma dahil sa mga naluging event na hinandle niya kaugnay ng pagiging presidente niya ng Central Luzon. Wala raw galit si Akata rito at tanggap naman daw niya ang mga nagawang pagkakamali rito. Hindi rin daw niya ito inaway at ang totoo nga raw ay binati at niyakap pa niya si Ari pagkatapos ng laban. Pag nanalo ka sa flip na magkano? Ay, hindi ko alam eh. Basta mababa yung bigay sa akin. Kaya ako nagkaganon. Pero okay na yun. Patatawad. Ano kung in-message ka ni Anigma? Akata, dapat ka. Magkano ba yan? May royalty ba ako dyan? Hindi ko naman siya inaway. Ay, battle, niyakap pa nga siya, pinakita niya ako, di ba may picture? Anigma versus Akata, ano una mo ba na sa kanya? Thank you, ganun. Thank you. Malaki din utang ko doon, kaya rin daming looking event ako yung nag- Kung may papangarami kang pakara battle, sino to? Si Anigma.